Igit 30 mga Pilipino pa ang nakauwi na sa bansa mula sa Sudan. 31 dito ay mga estudyante at 2 OFW at kanilang 10 taong gulang danak. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigpit nilang tinututukan ang repatriation, lalo't isa sa mga hamon ngayon ay ang pagpapadala ng mga Pilipino mula sa Sudan patungong Egypt na naghigpit sa kanilang border. Sabatalat, iniyak ng National Commission on Muslim Filipinos na tutulungan ang mga inilikas na mga estudyante na may pagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa bansa. Nakatanggap din ng tulong pinansyal ang mga inilikas na mga Pilipino. Wala po talagang naganap na ceasefire. Kung sabihin po natin kasi ceasefire, wala talagang putukan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung putukan, sir. Nung kahit aid namin, sir, nagsasala kami sa labas, ay putukan pa rin. Sa panahon ng kaguluhan, merong mga pinagdadaan ng proseso po. Kahit na dahil po ang Egypt ay nag-iingat din sa mga pumapasok sa kanilang bansa, ang iba naman po ay walang visa talaga sa pagtawid sa Egypt dahil sa Sudan lang sila. Yun na po ang paplanuhan ng aming opisina kasi concern na po yun ng National Commission on Muslim Filipinos. Yung kung anong gagawin po sa kanila. Marami namang Muslim school eh, not only in Sudan. So yun nga po ang pag-uusapan po namin after this.